Narito na ikalawang bugso na ating mga saktong balita ngayong umaga. Idineklara ang state of calamity sa probinsya ng Cagayan matapos itong hagupitin ng tatlong sunod-sunod na malalakas na bagyong Maymay, Neneng at Obet na nagdulot ng pinsala sa sektor ng agrikultura at kabuhayan sa probinsya. At itong paparating na bagyo, posibleng mag-landfall sa Cagayan. Kaya ngayong umaga, para hubigyan tayo ng update sa kanilang paghahanda doon sa probinsya, makakausap natin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, si Ginoong Ruweli Rapsing. Sir, magandang morning po sa inyo and welcome to Sakto. Kumusta ho kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng nagsusubaybay na inyong program. Opo, nako, meron na namang paparating na bagyo at posible daw ang landfall ay sa inyo. Ano bang mga paghahanda po ninyo sa ngayon, ganitong kaaga, Ginoong Rapsing? Well, last Tuesday po, nag-conduct po kami ng Provincial Interoperability Simulation Exercises. Ito po ay para ayusin yung mga sistemang naka-in-place na mula purok ng mga barangay, paano ang coordination nila doon sa kanilang mga barangay. Opo. And from barangay to municipality and municipality to the province and yung mga provincial responders natin po. Opo. At nakapakat na po sila doon sa mga areas of concern natin, batay doon sa forecast track na binibigay sa atin ng DOST Pag-asa. Opo. Kayo ho'y naka-state of calamity, syempre ho, ang importante ho yung pagre-release ng pondo, pero kung may parating nga uling bagyo, paano po ang funding para po doon sa susunod na mga kalamidad? Yes. If in case magamit po lahat ng ating pondo po, may mga natitira pa namang unutilized funds po ang province of Cagayan. At the same time, ang Dream Fund naman po, this will be replenished as per request din po if maubos po talaga. Siyempre siguro, Ginoong Rapsing, dahil sa tatlong magkakasunod na bagyo ang tumama po sa inyo, yung recovery po niyan medyo matagal-tagal pa rin. May susunod pang parating na bagyo. Kumusta ho ba ngayon ang mga kababayan natin dyan sa Cagayan, yung mga magsasaka po natin? Well, talagang tinamaan yung mga farmers natin mula nung kay Tropical Depression Florida pa po, ano? August 22 nung dumaan siya dito sa ating lalawigan, hanggang sunod-sunod na kay Karding, kay Maymay, kay Neneng, at kay Obet. Talagang sila yung sector na talagang pinaka-apektado. Somehow, yung ating Office of the Provincial Agriculturist naman po ay gumagawa ng mga programs niya to help our farmer sector po. And so was the Department of Agriculture. Sa ngayon po, Ginoong Rapsing, wala pa namang mga preemptive evacuation bilang bahagi ng paghahanda ninyo sa parating na bagyo? Wala pa po. Pag-uusapan pa lang po yan doon sa aming pre-disaster risk assessment. Ngayong umaga po, yung Office of Civil Defense ay magkakandak ng kanilang pre-disaster assessment. After nung pre-disaster assessment po ng Office of Civil Defense, yung sa province naman po, we're projecting this either Saturday morning or Saturday afternoon po. Alright, mag-iingat po kayo, Ginoong Rapsing, at sana po hindi naman grabing matamaan ng parating na bagyo pang inyong mga kababayan dyan at nang makabangon sa lalong madaling panahon. Salamat po sa oras po ninyo, mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po si Ginoong Ruweli Rapsing, ang PDRRMO ng Cagayan.